Isa na lang po magandang araw sa ating mga viewers. Andito naman po tayo sa panibagong episode ng ating channel, ang Poppy Mac TV, Property and Land Vlog, upang silipin ng isang pasture land dito po sa bayan ng Lupao, Nueva Ecija. So, ang layo po natin sa town proper ng Lupao is... Ilan layo natin sa town proper? Mga 7 to 8 kilometers away po tayo sa town proper ng Lupao. Tapos ang layo ng Lupao is i-google nyo na lang po. So sa tip lang saan po, kung dito tayo dadaan sa Talugtog, siguro po ang biyahe po natin is nasa, kung sa Pura exit po kayo lalabas, siguro mga isang kalahating oras pa po ang travel time nito kung doon po tayo lalabas. So ito po ay pasture land, may sukat na 10 hectares, may papel po ito, TCT, 3 titles. Tapos binibenta po ito ng 4.5 million. So 10 hectares, 4.5 million, no? Pasture land lang po ito, good for investment. So yung mga kalsada niya po is kasalukuyang dinidevelop pa lang. Pero rehistrado po itong mga kalsada na ito. So mapapansin niyo po, ayan, no? Yung motor nakakarating. So kung 4x4 baka sakaling kaya, kung 4x4 po ang dadali niyo once ang tripping kayo, baka po pakapasok. So I suggest na pagka sedan, isipapapa namin kayo dun sa mga sa pinaka barangay road ng area na to. Ito kasi registered barangay road, pero ang problema is hindi naman ganong nadadaanan kasi nga po karamihan po sa area na to is mga pasture land. So kung mapapansin nyo po, wala ganong tanim. Ang mga tanim niya lang po is mga kulibangbang at saka mga kung ano-anong klase punong kahoy lang na kahoy gubat. Tapos may mga baka lang sa paligid. Pero yung kabilado po, nabakuran na yan. May nakabili na po yan. So 10 hectares po yan. Then, tapos, kagandahan po rito sa ano na to, mura siya. Pero kung mapapadevelop yung barangay road, eh sooner or later po, eh magandang investment po ito. Kasi, yung ibang kalsada po na yan, pumasok po sa property nyo. So, di ba? Kumbaga, good for investment lang po muna ito. Nga sa inyo po, kung gusto nyo munang taniman ng ano, ng mga punong kahoy o mga fruit bearing trees. Nang sa ganun po, pagka gusto nyo nang ibenta ulit o i-resell, is good for investment. Ibig sabihin, mababawi nyo na agad yung tawag dito, yung invest nyo. So ganun po yan. So ang kausap po natin dito is yung title tatlo, pero yung isa buhay, yung dalawa patay, pero mga magulang niya po yung mga nasa title sa kakapatid. So okay po ito. Wala po tayo magiging problema sa papel, TCT. Tapos po, ang kagandahan na to, expandables po itong area na to, no? Mamaya po, sasabihin ko sa inyo, tuturo ko sa inyo kung saan yung expandables. Ito, dito muna po tayo mag-focus sa 10 hectares. So sa 10 hectares po, wala siya talagang totally nasasaka. So good lang po siya kung pastulan ng baka, yan, pasture land. Pero sooner or later po, eh pag nataniman nyo to ng mga mangga-mangga ganyan, ako na po nagsasabi, magdodobli-dobli na po ang ano nito, presyo. Nagpapatong-patong na po kasi madalang na po yung ganito kamura, eh. Sa totoo lang, bagamat yung kalsada is hindi pa ganun ka-accessible, pero sooner or later po magiging ano yan. Kung naka-register yung kalsada na po yan, taga, dyan po tayo dumaan. Kung nakarehistro po yan na kalsada, sinasabi ng seller natin, eh talagang walang, hindi kayo pwedeng harangan ng right of way, no? Kasi rehistrado yung kalsada po. Eh yan po yung kalsada natin as of today. So ganyan yan. Tapos na ito na yung property. Actually nasa gitna, nasa kupon tayo ng property. So dadaan po tayo, papakita ko lang sa inyo kung paano yung latag ng kalsada niya. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung magti-tripping kayo rito, huwag sedan. It's either 4x4 dapat. Actually, kahit yung mga SUV, baka, alam mo na, lalo pag natapatan natin na maulan yung tripping nyo, patay tayo dito. Mahabang tulakan po tayo rito. So, layo po natin sa mismong barangay is nasa 1 to 2 kilometers away na po. No? So, ito po talaga good for investment lang. So, ganyan po yung kalsada. Nakita nyo po ba?
may mga ganyang kasalo, may mga ganyang park. So, kumbaga, kung gusto nyo mag-invest lang, tataasin lang natin yung value after 10 years, mga ganyan. Yung kung willing to wait kayo, taniman nyo muna ng mga puno, mga fruit bearing tree o kahit ano pa man, o yung mga alam nyo papakinabangan nyo at the end of the day. Tapos, yung alam nyo mabibenta nyo, din yung property nyo ng halos dublado, triplado, kung ilang lado yung magiging value nung market value nito. So, ganun po kasi ang lupa eh. Hindi po pwedeng pababayan. Lagi pong pataas ang lupa. So, good for investment po ito. Madalang na po, ako na po nagsasabi, madalang na po yung ganito kamura. 450 na may papel. No, sagot po nila yung Ameliar, capital gains, yung mga sinasagot ng seller side. Kayo naman po ang sasagutin nyo is yung transfer tax. Yan, yung mga normal na sinasagot ng nasa buyer side. So, ganun po. Ganun po ang pagbili ng lupa na ito. May buyer akong maghahanap ng ganito kamura eh. Try ko muna po sa kanyang i-offer din to. Ngayon po, kung hindi niya magugustuhan, i-upload po natin sa YouTube. So, ayan, puro ganyan. Kulibangbang, alam niyo po ba ang purpose ng kulibangbang na yan? Yan po ay sinasama sa pinapaitang kambing. Sinasaw po yan. So, rolling po ito, no? Eh, medyo hilly yan. Kasama po yan, property yan. Tapos ito, kasama rin po ito. Yan, yan. May mga part na overlooking, may part na nasa baba ka. So, ito po ay, ano, hindi ito registrado, kalsada nyo na ito. Ang registrado po is yung kabilang kalsada. So, ewan ko po ito kung bakit nagkaroon ng ano rito. Baka pumiikot lang, may nakikiraan lang. So, tapos po, ang sabi po sa amin, siguro ito na yung boundary dahil may palay rito eh. So, hindi raw, wala raw po nasasakaw na bis dito. So, malamang ito nga po yung boundary. No? So, saan ba? Bakot. Anyway, paparelocate naman po natin ito bago nyo bilhin para alam natin tama yung binibili nyo. So, kung anong po kasi sabi nila walang sinasaka, pero dito sa part na ito, nasasaka na yan. Ikalabasahan na dyan. So, ibig sabihin, hindi kasama itong ano na ito. Malamang ito yung kalsada niya papunta dyan sa property niya. So, kaya po yung kalsada, may mga ganyan pong part na tayo dadaanan. So, I suggest, kung 4x4 sa sakay nyo, mag 4x4 kayo. Ngayon po, kung wala kayong 4x4, ang only option lang po natin, pag nag-tripping kayo, is ibababa namin kayo dun sa barangay. Tapos, magbumotor na po tayo, papunta rito sa property. So, mga 1 to 2 kilometers away po yan. Yung sinasabi ko na yan. So, yun po ang sistema ng mga ganitong pasture land. Actually, kaya siya mura. Kasi, pasture land, at the same time, hindi naman ganun accessible yung kalsada. Ayan po. Actually, kinutuntong ko yung kalsada. Para lang po may pasilip sa inyo yung mga dulo-dulo. So, pasture land lang talaga siya. Wala siyang taring. Pero may, bilhin mo yan, no? May bundok ka sa property mo. Diba? Yung mga nag-i-invest dyan ng mga fruit bearing trees, yung gusto, taniman lang ng puno, pataniman nyo ng mahogany or milina, sooner or later. Yung in-invest nyo rito, saglit lang. Yung mahogany, 5 years lang yan. 5 to 15 years lang yan. Saka yung gemilina, 5 years lang yan. Ayan, di ba? So, pag napuno mo ng gemilina to, saka ng ano eh, sigurado ko, bawing-bawing mo agad to. Bilihin mo 10 hektarya. Mapuno mo ng mga punong kahoy na papakinabangan mo sa mga kakahoy. Diba? So, ayan, may part siyang baba, may part siyang mataas. So, actually, hindi mo na alam kung saan tayo lulus nito. Pero, at least ito, napapasilip ko sa inyo ito. Kalooban ng property. So, kung mountain view lang, mauumay ka rito kasi nasa mountain na tayo. Ayan, mountain yan. Yung mga dulo lang mapapakita ko sa inyo. Yan daw pong bukit, ano na yan? Escarabalho. So, ayun pala, doon pala tayo galing. Guys, yun tayo nag-umpisa sa puno na yun ang mga kasama natin. Shout out sa inyo guys. So malayo-layo na itong ikot natin. 10 hectares po ito. So if you want to do the math,
Tapos dito, may dam dito, pero hindi po sakop ng property yan. So malamang po, ito lang ang sakop pag ganun. Yan. So tama, yung dinaanan po natin ang mga magiging boundary. Tapos itong may dam po na to, hindi nakasama yan. Sabi po sa akin, hindi nakasama yan. So kung kakantuhan natin yung mga kasama ko, na ano, so pag ganyan po yan. Pag ganyan, hindi na raw kasama yung dam. So gumanon. Tapos gaganyan, ito nyo naman po yung may tanim eh. So yung may tanim, hindi na raw kasama yan. Dahil wala raw pong katanim-tanim ito. So yun, 10 hectares na pasture land, 4.5 million sagot na po nila yung capital gains, documentary stamp, at saka yung amilyar. So ayan, malinaw po, no? Murang-mura po yan. Ako na po nagsasabi, murang-mura po yan. Sa mga gusto lang mag-invest ng lupa, may tatanim kayong produkto. Actually, may mga buyer tayong ganyan na gusto lang nila yung may matataniman sila ng mga punong kahoy. Shoutout sa iyo, ma'am. Nakalimutan ko pangalan. So, para sa inyo to, saka doon sa mga ibang buyer natin, syempre. Baka gusto yung may mga bago subscriber tayo na naghahanap ng ganito investment. So okay po ito, good for investment po ito. Dahil may papel po ito. Hindi katulad nung iba na ganito kamura pero walang papel. So ayun nga po pala, karagdagan, may binibenta pa po silang another 10 hectares, no? Yung pong 10 hectares, sinasabi nila is walang papel, pero pwedeng papapilan. So alam nyo yan. So siguro ang gagawin natin dyan, ang gagawin nila dyan, papasukan nila, i-applyan nila ng taxi kasi sila naman ang nakaposisyon, walang ibang nakaposisyon doon. So yung salipo, ganun ang ginagawa yan pagka mga walang papel pa. Pero ito po, may papel to, TCT. No, TCT to. TCT title daw po ito, no? Sabi, nung nagturo sa'yo. So ito puro talahib na rito. Yan, may part siyang mababa. May part naman na mataas. So rolling. Keep rolling, 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 rolling. You know, kahit anong tanim mo rito, pwede, huwag lang palay. Siyempre, yung palay, pagka tinanim mo ng palay ito, marahab ang bungkalan to. So yung mga developer naman dyan, alam na nila gagawin dito, for sure. Basta sinasabi ko lang po sa inyo, yung kalsada natin is ganyan. 2 kilometers pong ganyan, no? So expect the worst. Yan po yung kalsada natin. Pero registrado raw po yan, sabi nung may-ari. Registrado, ibig sabihin, walang pwedeng humarang sa inyo papunta rito. Kasi kung registradong kalsada po yan, is walang pwedeng humarang sa property nyo. So pag registrado, ibig sabihin, kalsada na siya. Official, kalsada na siya, hindi na siya pwedeng harangan. Kung sino man yung Herodes na nasa unahan, kung sino man yung kung walang hayaman yung matapatan yung nasa unahan, hindi niya kayo pwedeng takutin na hindi kayo papadaanin. So yun po ang kagandahan niya, advantage. So ako po, I highly suggest ito po, good for investment lang. So hintay nyo lang na hintay lang kayo ilang taon. Sooner or later, pag napadevelop nyo ng konti ito, benta nyo rin. Yun, mataas na po yan agad. Sigurado po yan. Dahil po dito nga sabi ko nga sa inyo, apakadalang na nung 45 per square meter. Karamihan po dito naglalaro na sa 100 to 200 square meter. Ganyan po ang mga presyuhan ng lupa dito sa area na to. So kaya yan, mura pa yan. Tapos kung tataniman mo pa, ako na nagsasabi. Ayan yung nabiling farm mo. Nakita niya yan. Hindi niya pa rin masyadong nade-develop, pero nakita niya, tinanadaman niya ng kalabasa. Pwede niyo po kasi paupahan to. Kung halimbawa na kayo nakabili, o di papatasin nyo lang, paupahan niyo muna. Kaya alam po, hindi nga siya masyadong malaki yung magiging kita pagka pinaupahan nyo sa magkakalabasa yan. Alam ko po, per lata. Per lata ng kalabasa, 2.5 lang yata o 2.6 ang bayaran. So, ang liit. Yung isang lata po, isang hektara yata natataniman. So, 2.5 times 10. Hindi naman lahat yung matataniman. Pagpalagay mo ng 2.5 times 5 lang yan. More or less. Kasi, syempre, may mga part na malalim naman. Hindi naman maano yan, matataniman, mabubungkal. So, yun. Hopefully po, yung mga subscriber natin na gusto mag-invest ng mga gantong klaseng pasture land,
is ano, mag-invest po kayo dito. Ako na po nagsasabi, mura po ito. Kasi po, mahirap nang maghanap ng ganito kamura. Actually, malayo po ito sa area ko, pero nilocate natin, dala ng gusto lang natin, may ma-upload na mura naman sa ating YouTube channel. Kasi kami po, sabi ko sa inyo, yung pinakamura din ang hinahanap namin sa totoo lang. Kasi yun po yung best na may offer natin sa mga subscriber natin, no? Kaya lang po, pagka nagkakataong ang na-vlog namin is mahal, we have no choice. Di ba? Para yung ano yung presyo yung binitaw nila sa atin, yun lang din ibibitaw namin sa inyo. So, ganun po yan. Hindi tayo nagpapatong ng kung ano pa man. So, kami naman po, ang usapan na namin dito, basta may konti paghati-hatian, bala-bala to, okay na kami. Walang problema. O, basta may ma-present lang po kami sa inyo. No? Tapos, papareloko yun natin to. Ako po ay survey agent ni Engineer Beruego, Cesar P. Beruego. So, yan po talaga ang trabaho ko. Itong pagbablog po ay sinasidel lang natin. No? So, kung papareloko nyo to, papareloko natin kay Boss, engineer, at siya na po ang bahala, kayo na po bahala kung makipag-negotiate sa kanya ng pero 12K per hectare po ang laban niya. So pagka palaki ng palaki, baka sakaling makatawa tayo ng konti. So yun, ayun po, siguro hanggang dito ko lang natatapos si video natin. One more thing pa pala, may dam sila doon, siguro mga 1 kilometer away dito sa location natin. So yun, para karagdagan lang. So baka yung iba kasi naghaharap ng water source. Nakita nyo may water source dyan, meron dyan, pero hindi sa atin. So kung gusto mong paggawa ng kaya, magkapahukay ka ng ano mo, ng fish pan mo, ng water reservoir mo sarili. So yun, ganun ang labanan kasi pagka ganito pasture lang. So sana po, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-hit nyo po yung notification bell para sa ganun po, lagi kayo updated sa yung mga listing. So yun lang po, until my next vlog, hope to see you soon. Paalam. As long as it's with you.